Kakukumpirma lang ni Mayor o Metro Manila Council Chairman Edwin Olivares dito po sa programang ito na ang magiging rekomendasyon ng MMC ay ilagay sa Alert Level 1 ang NCR simula March 1. Pero hirit ng mga nasa business sector, dapat resolbahin muna ang issue sa transportasyon sakali mang ibaba na sa Alert Level 1 ang anumang lugar sa bansa. Kasama na po riyan ang mahigpit na pagpapatupad ng health protocol sa mga PUV at pagtitiyak na may sapat na masasakyan ng mga commuter. Dapat ding linawin kung kaninong guidelines ang masusunod sa interzonal travel o dalawang lugar na magkaiba ng alert level. Sa ilalim ng alert level 1, 100% capacity na ang papayagan sa lahat ng establishmento. Sa Webes, target ng IATF na isapinal ang listahan ng alert level para sa lahat ng LGU. Before we announce any alert level for a particular period, we want to study the numbers as closely to the period as possible. Maybe perhaps during the weekend pa talaga namin ma-announce ang ating alert level system for March 1. The transport is a very key concern. And also the protocol cross-border. There are areas wherein their level may be different from the NCR level 1. So how do you deal with that? You cannot bring in commuters and at the cross point ask them to disembark and then take another ride. Yan ang sunurang tining ni Acting Palace Spokesperson Secretary Carlo Nograles at Philippine Chamber of Commerce President George Barcelon. Samantala, hindi pa rin tuluyang kumbinsido ang DILG sa pagpapatupad ng Alert Level 1, lalo't panahon na ng kampanya para sa halalan at ang dumadagsa sa kalsada at sa mga rally ay ang supporters ng mga kandidato. Kailangan po nating pag-isipan yan ng mabuti dahil para po sa amin sa DILG na babahala po kami dito sa ating campaign period. No? At ito pa naman, March 25, magsisimula pa yung local campaign period. So sa tingin po namin, pagpasok ng local campaign period, it will be much more difficult for the department, the Philippine National Police, and of course, COMELEC to enforce the minimum public health standards. Siniguruhu naman ni Paranaque City Mayor at Metro Manila Council Chairman Edwin Olivares na kasama sa isinasaalang-alang sa kanilang pulong kagabi ang mga datos kaugnay po sa COVID-19. Ito nga po ay para sa panukalang ibaba na sa Alert Level 1 ang Metro Manila. Sa panayam po ng programang ito, sinabi po ni Olivares na kasama na riyan ang impormasyong nakalap mula sa mga City Epidemiology and Surveillance Units o CESU. Ito'y ayon din sa NAS kung nasa low risk classification na ang halos kabuuan ng NCR. Kung isasama pa ang anyay magandang rollout ng mga bakuna, lahat daw ng indikasyon ay nagsasabing patungo tayo sa Alert Level 1. Pagdating ho naman daw sa mga pampublikong sasakyan, kanilang kukonsultahin ang Transportation Department, lalo pat 100% na na-capacity ang papayagan sa mga PUV sa ilalim po ng Alert Level 1. Ang mahalaga umano'y patuloy pa rin ang pagpapatupad ng health guidelines o protocol kahit na nasa ilalim tayo ng pinakamababang alert level ang Metro Manila. Ang ating pong healthcare utilization rate po natin, nasa less than 30% na po siya. Tapos alam naman natin patuloy na pababa na po yung ating kaso dito sa Metro Manila. Pati po yung ating positivity rate po natin ay nasa 5% na po tayo. Pero susuguraduhin po natin ng mga LGU na sumusunod po sa minimum public health po tayo. Yung ating face mask, tuloy-tuloy pa rin po yung ating face mask. At saka yung pong ating distancing, yan po yung challenge po natin. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.